Pina-check niya na daw ito at ang sabi sa kanya, ordinary stones lang. Huh? Pero duda nga daw siya dahil meron siyang nakita na dalawang stamp. Kaya lumapit daw siya sa akin para sa second opinion. Nagpa-massage kasi ko ngayon kaya grabe yung oily ng buhok ko. Kaya tuloy parang dinilaan ng kambing. Pero anyway, eto nga o, merong padala sa atin. From Laguna. Eto naman, ibinigay sa kanya ng asawa niya na nagtatrabaho naman sa Macau. At sa hotel pala nagtatrabaho yung asawa niya at siya yung nakakita ng singsing. Hindi niya to inangken ha, ibinigay niya daw ito sa lost and found sa hotel. Pero ang policy daw ng hotel, kapag hindi na-claim, ay naku salamat po sa chicharon. Ayun na nga, kapag hindi na-claim within 6 months or more, is ibibigay na ito dun sa taong nakakita. O ngayon, yung singsing merong dalawang stamp sa loob. At pina-check niya na daw ito sa isang pawn shop. At ang sabi nga, totoo naman daw na 18K gold pero yung stones wow. Ordinary lang. Kaya lumapit siya sa akin ngayon para sa second opinion. At ang ganda ng ring, oh. Sige, i-test na natin. Grabe, to ha. Kaya naman, eto na, i-flex ko. Napakakinang ng stone, ang ganda-ganda. Tsaka kitang-kita na solid siya, makapal. At eto nga yung nasa loob, oh, 750. So, 750 is 18K. At sa kabila naman ng ring, nandun yung ibang stamp. So, nakalagay D 0.35 carats and D 0.501 carat. Kapag ganyan, usually sa diamond. Ngayon naman, smell test. Naalala ko tuloy yung sabi ng isang follower no nag-smell test ako ng Quintas, hindi daw ba amoy batok? Kayo talaga, baka dito sabihin nyo naman kung amoy kuko. So ito, walang amoy, hindi amoy bakal. At hindi rin siya magnetic. Since nga ang nakalagay 750 na stamp, gagamit tayo ng 18 carat solution. Unahin ko muna itong acid testing tsaka tayo dun sa machine para isahang kaskas na lang or isa lang ang gasgas. Sorry na agad, ngayon ko lang naisip. Tawarin niyo po ako sa nagawa kong paggasgas. Kailangan po talaga yan at makapal kasi yung singsing. Dito sa part na pinaggasgasan ko, yan na rin yung part na itetest ko mamaya sa machine. Yung sample, madilaw, which is good. Ngayon, patakan na natin ang 18 karat solution at eto na nga o, hindi siya na-dissolve. Dito nga, malinaw na talagang 18 karat gold siya. Pero syempre, itetest ko sa machine, diba? So, eto yung part na kinaskasan ko kanina. So, dyan na rin tayo magtetest. Alam niyo ba, minsan, pag sobrang kapal ng singsing nung alahas, yung iba din i-drill pa para malaman kung talagang pati yung loob ginto. Siyempre, marami ring manloloko, diba? At eto naman, talagang confirm na 18 karat gold. Ito, importante to bago ko mag-check ng stone. So, nililinisan ko munang maigi, tapos nililinisan ko din yung tip. Oh! Okay, so try natin dito sa may side na medyo maliit. Oh! Oh! My gosh, yun sa kabila. Hindi po sila ordinary stones kung hindi diamond. Ikabigatan ito ha. So, nasa 6.98 grams. Gold lang ang pag-uusapan. Hindi ko isasama yung appraisal ng diamond sa siguro nasa 20 to 26,000 pesos. Pero syempre, depende pa rin yun. Pwedeng bumaba, pwede pa rin tumaas. Depende sa tao, depende sa company na pagdadala niya. Nakuha pa daw niya ito sa tapunan ng basura sa South Korea. Inuwi niya daw ito 6 years ago pero kakapanood sa akin naging curious siya uli dito. Antok na antok pa talaga ako dito pero kailangan kong gumising ng maaga kasi nga pasukan na ni Ori. So tapos na po ang maliligayang puyat ko at hello, maaga na naman. Pero may nag-message sa akin na ready na daw for pickup yung isang package na i-review ko ngayon. Kaya pagkatapos naman sa school ni Ori at sa Kumon, dumiretso kami dito para mag-pick up. At alam niyo ba yung itetest natin today ay from South Korea pa. Yes, from the land of Opa at ito ang storya. Before daw kasi nag-work siya sa South Korea. Nakita niya daw ito sa tapunan ng basura at mga gamit ng Koreano. Nuwi niya daw ito 6 years ago at ngayon niya lang ulit napansin. Dahil nga daw kakapanood sa akin, kinuha daw niya ito at ginamitan ng magnet. At hindi nga daw ito dumikit sa magnet. Tapos yung isa, nilinisa naman daw niya at kumintab ito. Kaya ayun, may note siya na yung isa hindi pa nalinisan. Grabe ha, legit ang bigat. Ang sabi niya sa akin dito, parang nasa 500 grams yung bawat isa. At ayan, sa malapitan, kung titignan nyo, ang ganda-ganda niya, no? May mga nakasulat din at yung iba, nagawa ko namang i-translate. Ring niya, tapos action, hindi ko lang alam kung accurate to ha. So ngayon, magpa-platinum and silver testing tayo dito. Kaya naman, eto na, i-flex ko. Sabi ni sender, hindi daw ito magnetic. Kaya ayan, yan yung una kong ginawa. At makakonfirm ko naman na yung mga mugs nga ay hindi magnetic. Ayun naman,
gagamitin natin ang napaka-cute kong nose. At dito, parang hindi naman siya amoy bakal, in fairness. Yung amoy niya, parang wala namang amoy bakal. Ganun. Yun naman, magte-test tayo. Unahin natin itong na-polish or nalinis na. So, ito na lang part na to yung kakaskasin natin. Itetest natin sa silver, tapos itetest din natin sa platinum. Diba yung pagkaskas, hindi masyadong masakit sa tenga, in fairness. Unang sample, pinatakan ko na ng silver testing solution. Ngayon naman, yung platinum solution. At ayan, oh, hindi siya platinum kasi unti-unting na-dissolve yung sample dun sa platinum solution. So, ngayon, tignan naman natin dito sa my silver. O dito, kailangan lang makakuha tayo ng red stain. At dito nga, kung makikita nyo, oh, black. Kapag black stain, ganito talaga yung mukha. Kasi nga, hindi rin siya silver. Pero meron pang isang mag. Ito yung mag na hindi pa na-polish or hindi nalinisan. Diba? Sabi sa inyo, walang ngilo ngayon. At ganun pa rin, pinatakan ko ng silver testing solution at saka platinum solution. Pero sa platinum, na-dissolve na. Tapos, eto naman, black stain. So, etong dalawang to, hindi sila silver, hindi rin sila platinum. And nag-search din naman ako na yung mga ganitong style, talaga nga palang collectible na or antique na. At yung halaga, parang nagre-range ng 1,000 to 2,000 pesos. Ganun. At kung saan gawa naman ito, kung hindi siya silver, hindi siya platinum, eto po ay gawa sa tin. Sabi ng binila niya ay silver daw ito, pero ang nakatatak, pangginto. Nako, ano ba talaga ang totoo? Panahon na naman ng lansones at saka ng rambutan, kaya eto o, kumakain ako. At meron nga ako inutusan na mag-pick up ng parcel at eto na nga siya o, dumating na. Eto na. Ate Gars, asaan na? Kawawa yung nag-uulan. Thanks. Ay, yung ID mo. Ayun. Eto from Marilao, Bulacan. Eto nga galing sa follower, meron daw kasi siyang necklace na makapal, nasa 85 grams at kulay silver. Wow. Pero merong tatak na Italy 750 sa lakas. Kapag ganun na yung stamp, sa pagkakaalam ko, Italy gold ito at 18 karat gold. Pero nabili lang daw niya ito ng mura dahil ang sabi nga, silver daw. Kaya siguro gulong-gulo siya kung silver nga ba itong nabili niya or white gold. O sige, alamin na natin at tulungan natin yung may-ari. Kaya naman, eto na, i-flex ko. Kine ko nga yung lock. Confirm, meron akong nakita na Italy 750. Esensya na pala sa kukuko ha, medyo madumi, kakakain ko lang ng rambutan at saka lansones. So anyway, eto pala yung medyo nagpa-off sa akin, yung chain niya. Usually kasi yung mga na-encounter ko na chain, kahit gaano pakakapal yan, kahit gaano kanipis, naka-close yan pag ginto. Ito kasi kung makikita nyo, hindi. At oo nga pala, nag-smell test din ako, hindi naman siya amoy bakal. Alam nyo kung ano yung amoy? Amoy siyang box na transfer sa kanya yung amoy nung box. Nag-magnet testing din pala ako at dito ako nagulat. No! Hindi siya slightly magnetic ha, kung hindi super magnetic talaga. Ang ine-expect ko talaga, yung lock lang ang magiging magnetic, pero hindi ko ine-expect na pati pala yung chain. At alam nyo na, kapag ganito, bad sign. O kamot ulo na naman ako, hindi po ako kinukuto ha. So medyo nagulat lang ako sa result. At ngayon nga, hindi ko pa to pinail ha. So gusto ko munang i-check as is. At eto nga ang lumabas, done NA. At hindi ako naligayahan sa isang test. Kailangan isa pa ulit para makonfirm. At ganun ulit. So i-check natin, baka naman platinum, silver. Kaya ito itetest natin ulit. Una nga, pinatakan ko ng silver testing solution. Tapos, pinatakan ko naman yung sample ng platinum solution. Pansin nyo ba, yung sample, hindi siya nadidissolve dun sa may silver testing solution. So, pag ganun, bad sign yun. Kailangan kasi dun, madissolve siya. Sa platinum naman, confirm na hindi siya talaga platinum kasi nga nadissolve. Sa silver naman, na kailangan madissolve, hindi. So, anyway, kailangan na makuha nating stain dito ay red stain para makonfirm kung silver. Pero, ang resulta nga po ay hindi. Ayan o, kulay itim siya. Hindi siya silver, hindi siya gold, at hindi rin siya platinum. Sa itsura niya, sa hipo ko, sa tingin ko, ito po ay stainless steel. Maganda rin naman yung stainless steel, mura na, matibay pa. Nga lang, kung hindi naman ginto, mas maganda siguro, wag nang lagyan ng stamp para hindi nalilito yung bumibili.